So sa ating ngang nakaraang video about mga NBA salary ay marami nang nagkagulo at marami rin nalito. Dahil nga pinagsama ko ang NBA salary nila, yung kontrata ng mga NBA players at pati na rin ang kanilang mga endorsement money. Kaya nga't nagkalituhan nga, akala ng iba na si Steph Curry ang number 1. Eh ang lumabas dahil sa endorsement money ay si LeBron. Kaya nga't maraming nagugulhan at maraming nagtataka at meron din tayong mga kakaunting error sa video na yon. Kaya nga't napagdesisyonan ko na nagumawa na lang ng isa pang video na about lang sa NBA salary nila. Yung talagang kikitain lang nila mula sa NBA ang kanilang kontrata. So ulitin ko, ito nga ay mga salary lang nila kung sino ang highest paid NBA players ngayong 2021. Para nga sa panguna natin sa listahan, kagaya ng mga sinabi ng iba, si Steph Curry nga ang number 1 ngayon sa NBA dahil nga siya ay may salary na 43,006,362. So ayan ang kanyang pera mula sa NBA. At kapag naman kinonvert natin yan sa ating pera, si Steph Curry nga ay may salary sa isang taon ngayong taon ng 2021 na 2,065,789,095. So sa isang taon, kumita si Steph Curry ng 2 bilyon. So halos mas malaki pa sa mga kumpanya ang sinahod ni Steph Curry mula sa NBA lang yan. Hindi pa kasama ang kanyang mga endorsement, di ba? Sobrang laki. At para naman sa number 2 spot natin, si Russell Westbrook nga ang nandyan. Mano siyang salary na medyo kaparehas ng kay Steph. Kaso nga lang minus 2 million. Nailatong si Westbrook ay may salary na $41,358,814. Kung sa pera natin, meron siyang salary na $1,986,649,951. So para naman sa ating pangatlo, si Chris Paul nga ang nandyan. Kaparehas lang sila ni Westbrook ng salary, $41,358,814, ₱1.9 billion. At para naman sa pang-apat natin, andyan nga ang kakalipat lang na si James Harden na may salary na $41,254,920. Pera natin ulit, $1,981,659,454. At para naman sa panglima ay si John Wall na ngayon sa Houston Rockets na nga naglalaro. Meron nga siyang $41,254,920 sa isang taon. Convert to our money, meron siyang $1,981,659,454. So pares nga si James Harden ng kontrata. At para naman sa pang-anim, nandiyan nga si Kevin Durant. Meron siyang $40,108,950. Meron naman siyang Philippine money na $1,926,613,358. At susunod naman dyan, itong si LeBron James. Meron nga siyang salary ngayon sa Lakers na $39,219,565. Sa PHP, $1,883,892,194. So sa salary ngang yan itong ni LeBron James, makakabili na nga siya ng isla dito sa atin sa Pilipinas. Mabibili niya nga sa atin dito ang tinatawag na Monroe Island na may halagang $4 million. So kung bilhin ni LeBron James ang isla na yan na 160 acres, may matitira pa kay LeBron na $34 million. At susunod naman kay LeBron na ito ang si Blake Griffin. Ang salary niya naman, $36,810,996. Kung sa pera natin, meron nga siyang $1.7 billion. Susunod naman kay Blake Griffin, ito ang si Paul George na may salary na $35,450,412. Meron naman siya sa atin na $1,702,842,815. Susunod dyan, ang injured nga na itong si Klay Thompson. Meron siyang salary na $35,361,360. At kung sa pera naman natin, itong si Klay Thompson nga ay mayroong $1,698,565,246. So si Klay Thompson, maisipan na tumira dito sa Pilipinas at bumili nga siya ng bahay. Kaya niyang bilhin itong tatlong bahay na ito na may halagang 250 million pesos. At may matitira pa nga sa kanyang 900 million pesos pa din. Wala kung bakit gusto ni Klay tumira dito, pero kung sakali lang naman, kayang-kaya ng pera niya yan. At para nga sa 11 to 20 na ating listahan, si Mike Conley ang nasa 11. Meron nga siyang salary na $34,502,130. Meron naman siyang Philippine money na $1,657,292,563.
Susunod naman kay Conley, itong si Jimmy Butler. Ang salary niya nga para sa Miami Heat ay $34,379,100. At sa pera natin, meron pa rin siyang katulad na sa kanila na $1.6 billion. So isipin mo, nasa pang 12 na ito si Jimmy Butler sa salary sa NBA, pero sobrang laki pa rin ng kinikita na ito ng mga player na ito. Talagang pag nakuha nga sila ng mga max contract, ay parang set for life na nga sila. Hindi na nga sila mag-aalala kung saan sila kuha ng pera, dahil kapag nakakuha sila na kahit isang beses lang na max contract, ay okay na sila sa buong buhay nila. Anyway, susunod nga dyan ang Clippers superstar na si Kawhi Leonard. Pares lang siya ni Jimmy Butler, may salary na $34,379,100. At meron naman siyang Philippine money na $1,651,382,878. At ang susunod naman dyan kay Kawhi Leonard, ito nga si Kemba Walker. So parehas nga lang sila ng salary ni Jimmy Butler at ni Kawhi Leonard. Magkakaparehas lang sila. Meron nga silang tiki 1 bilyon. To be exact, $1,651,382,878. So isipin nyo guys kung anong pwede nyong mabili kung meron kayong gantong kalaking salary, diba? Lahat na siguro mabibili nyo tapos sobra-sobra pa, diba? So grabe talaga pag ikaw ay naging isang NBA player na galing ka dito sa Pilipinas, dahil malaki nga ang value ng US dollars dito sa atin. So kung sakali nga na NBA player ka tapos Pilipino ka, may pamilya ka dito, tapos nagpadala ka nga ng $100,000 dito sa iyong pamilya sa Pilipinas, ang magiging conversion nga nyan ay magkakaroon nga ang pamilya mo ng $4,800,000. So ganyan kalaki ang value ng USD or US dollars. Anyways, punta na tayo sa susunod na highest paid NBA player. Susunod nga dyan ay si Tobias Harris. Meron siyang $34,358,850. Sa Pilipinas naman, meron si Harris na $1,650,410,180. Susunod nga sa kanya, ang kapartner nga ni Giannis Antetokounmpo na si Chris Middleton. Meron siyang $33,051,724. Or $1.5 billion. At ang pang 17 niya sa ating listahan na ito si Anthony Davis. Meron siyang salary ngayon sa Lakers na $32,742,000. Meron siya siyang Philippine money na $1,572,745,599. At ang susunod niya dyan kay AD ay si Kyrie. Meron siyang $31,742,000. Or $1.5 billion din ang pera na ito ni Kyrie Irving sa isang taon ngayong 2021. Susunod naman dyan, pang 19 ay itong si Damian Lillard na may salary na $31,626,953 or $1,519,184,873. At sa panghuli naman natin, ay walang iba kundi si Kevin Love. Meron siyang salary na $31 million din, $258,256 or $1.5 billion nga din. So yan nga mga top 20 highest paid NBA players ngayong 2021. So guys, bago natin i-end ang video na ito, may tanong lang ako sa inyo. Kung sakali na magkaroon kayo ng ganyang kalaking salary, ano ang unang-unang bibilin nyo? Or ilista nyo na lang ang inyong top 3 na bibilin kung sakali magkaroon kayo ng ganyang salary sa isang taon. Comment down below guys kung ano bang naiisip nyo ngayon. So yun lamang para sa video natin ngayon. If you guys like the video, make sure to like the video. If not subscribe, share pa naman, subscribe pa na, dahil everyday meron tayong mga NBA updates. So yun lamang. See you guys next video. Bye!